Okay, magandang umaga po sa atin lahat, ano? Ito po ulit si kasama Renante Castelo. Bali, pag-usapan po natin ngayon kung ano ba yung dapat na ginagawa ng isang baguhang safety o ng kahit na may katagalan ng safety pagdating sa mga sites nila, sa mga project nila. Hindi po ito pinagbabasihan kung main contractor ka or subcontractor ka or kliyente ka o kayo mismo yung may project. So ito pong pag-uusapan natin is sasabihin natin kung ano dapat yung trabaho ni safety o kung ano dapat yung ginagawa ni safety pagdating niya sa site. So dapat po bilang isang safety, mauna tayong dumating sa site. Kahit mga 30 minutes before, dapat nandun na tayo before kung alas isang pasok natin 5:30 nandun na tayo sa site. Bakit daw natin kailangan nandun tayo sa site? Para po makita na natin o maikot na natin yung area, makita na natin yung sitwasyon dun sa area, yung status ng area, at magawa na natin ang report para pagdating ng mga tao may sasabihin na tayo kay foreman o kay visor na, sir, pa-housekeeping muna tayo bago tayo magtrabaho. Sir, paano muna natin to bago tayo magsimula magtrabaho, di ba? Para alam natin yung kondisyon ng area natin, kung safe pa ba o hindi na. Ngayon, pagtapos nating mag-ikot dun sa site, toolbox, syempre importante yan. Meron tayong daily toolbox. Ngayon, pagkatapos ng daily toolbox natin, daily group toolbox natin, meron tayong group toolbox, specific group toolbox na ginagawa natin para sa group lang dun sa area, dun sa magtatrabaho, crew. Ngayon, pagkatapos natin ng daily toolbox, yung mass toolbox natin, punta na tayo sa kanya-kanyang designated areas natin kung sino-sino yung mga bisor, foreman, or in charge na kasama natin. Punta na tayo sa grupo nila. Tingnan natin ang permit. Tingnan natin kung nag-comply sila sa permit. Kung yung date, pecha, location, yung trabaho, yung equipment, yung mga tao na magtatrabaho, tama ba na nakalagay doon sa permit? Tandaan natin, iwasan po natin o wag natin papayagan na may mga tao magtatrabaho doon sa area mo, doon sa activity na binabantayan mo o nakatoko sa'yo na hindi sila nakapirma sa permit. Wag po. Kung gusto nila magtrabaho doon sa area, kailangan nakapirma sila sa permit. Kasi importante yan. In case na may mangyaring masama, may wag naman sanang ipahintulot, may aksidente or insidente na mangyari, titulado sila, dokumentado sila. Kasi may toolbox tayong ginawa Ibig sabihin, hindi ka nagkulang sa pagpapaalala. Alam nila yung hazard doon sa trabaho, alam nila yung prevention. Ganun yun . So, pagkatapos po nating makita yung permit ng isang grupo, nag-comply sila, na okay na sila, sige, pwede na silang lumabas. So, nagawa nila yung, nag-comply na sila sa dokumento, ikot tayo sa ibang area. Same pa din, pang-pecha, location, pangalan ng in-charge, yung activity na gagawin dun sa area, yung mga tao, yung mga equipments, di ba? Tapos kung mayroong unsafe condition na nakikita ka, kunyari poor housekeeping, pwede bago mo pirmahan ang permit, ipa-housekeeping mo muna. Di ba? Tapos pag nag-comply na ulit sila, pwede na ulit sila magtrabaho, pwede na silang lumabas. Baka si mayroong ganun no? Bawal lumabas. Tapos, pagka nag-comply na sila, ikot ka ulit. Pagka lahat ng areas mo na secure mo na, na-insure mo na na nakuha mo na yung mga details nila, record ka na sa log mo. Tapos pagka naka-record ka na sa log mo, hanapin mo ngayon yung pinaka-critical activity. Kunyari, meron kayong limang trabaho. Meron kayong concrete pouring, meron kayong excavation, meron kayong backfilling, meron kayong electrical works, meron kayong lifting.
hanapin mo yung pinaka-critical. Doon ka ngayon, pag nakita mo yung pinaka-critical, doon ka mag-focus ngayon. Doon ka tumambay hanggang sa matapos yung activity. Diba? Pagka tapos yung activity, ng critical activity ninyo, pwede ka na mag-ikot. Ikot ka na ulit. Pero hindi po natin sinasabi, hindi natin ini-encourage yung mga safety natin na tambayan ang isang activity. Dahil kung hindi naman ito critical talaga. Kasi bakit? Once na tumambay tayo sa isang activity na hindi naman critical, paano na yung ibang area? Tandaan po natin, kapag nandyan si safety, parang dinumero ang kilos ng mga tao. Lalo na kung ikaw yung safety na kumukuha ng observation, nagbibigay ng punishment, di ba? Pag nakita ka niya, parang dinumero kilos niya. Lahat ng maganda gagawin niya para hindi ka, para hindi sila magkaroon ng problema sa'yo. Pero once na pagtalikod mo, ay parang nag-happy-happy birthday na yung mga yan. Diba? Sabi nga nila, kapag wala ang pusa, nag-gagagalaw ang daga. Tayo ang binabantayan ng mga worker, ng mga production team, si safety. Kasi ang tingin nila sa atin, balakid, pasaway, tayo yung harang sa production nila. Which is, ang gusto lang naman natin mangyari, ay maging ligtas sila sa pagkatrabaho. Diba? So, yun nga po, kapag ka may trabaho, huwag niyo tambayan, huwag tayo maging security guard nila. Hindi tayo security guard, hindi tayo babysitter, hindi tayo kung ano man nila. Maraming tao ang hahawakan natin. Dito sa abroad, 2025. Sa Pilipinas, hindi ko alam kung ilan ang hawak ng isang safety na Pilipino, na isang safety sa ano eh, isang site eh. Siguro, mga more than siguro. So, let's say, sabi natin 50. Kung 50 tao yung hawak mo, may anim na activity sa area mo, nag-focus ka sa isa, paano na yung limang activity? Diba? Kaya galaw tayo, galaw-galaw. Sabi nga dito, kapag kunyari, nakikita-kita kami ng mga tropa-tropa sa site, galaw-galaw para hindi ma-stroke. Ibig sabihin nun, ikot ka. Diba? Ikot ka para ma-monitor mo lahat yung nangyayari sa kapaligiran mo. So kapag nakita mo na siya, wala nang problema. Tapos na. So, yun lang yung trabaho ni safety. Ikot sa umaga, bago magtrabaho, toolbox, check ng mga permits sa area, tapos, kuha ng observations. Tapos, yun, sa observation pala, masabi ko lang, pag may observation tayo, kailangan sanay tayong gumawa ng corrective actions na kayang i-comply ng management. Huwag tayong kukuha ng observation tas gagawa ng recommendations na hindi kayang i-comply ng management. Kasi kapag ka tayo ay nagbigay ng mabigat na recommendation at hindi kayang i-comply ng management, tayo rin ang magkakaproblema. Kasi magiging pending yan, magiging open yan. Once na ang isang problema o ang isang observations ay na-pending, na natiling open, babalik sa'yo yan. Bakit hanggang ngayon bukas pa to? Bakit hanggang ngayon di pa to naka-close? Bakit hanggang ngayon ganito pa din to? Ngayon, ang sasabihin mo, kasi ayaw mag-comply ni management. O bakit ayaw mag-comply ni management? Sa'yo pa rin babalik yan. Kaya kailangan tayo mga safety, maalam tayo sa pagbibigay ng maayos at tamang corrective actions o recommendations sa mga observation na nakikita natin. Tandaan po natin, tayo din yung mahihirapan kapag hindi na-close yan. No? So, yun lang basically, yun lang trabaho ni safety, mapasubcon ka, baguhan ka, matagal ka na, kliyente ka, project kayo mismo yung may-ari ng project. Wala pong kinalaman yung kung ano man yung kategori natin dyan. Yung trabaho mo, as is lang yan. Ngayon, syempre, kapag ka ikaw ay kliyente, ganun pa din naman, kaya lang mas may power ka para mag-utos at mag-command doon sa mga subcontractor ninyo. Pero, ganun pa din naman yung trabaho niya. Mag-iikot pa din sila. Titingnan pa rin nila yung permit. Ang lamang lang nila is nabibigay sila ng instruction doon sa mga subcon.
Pero ganun pa din naman. Pare-pareho lang ang trabaho natin. So, yun lang po muna mga kasama. No? In case na meron po kayong gustong malaman, huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng comment o mag-tanong. At kung meron po kayong gustong mga videos, mag-recommend lang po kayo para pag-usapan po natin. At humihingi po ng pabor, please do like, view, share, subscribe para po maabot natin yung pangarap natin. Yung pangarap po natin na makakatulong sa lahat, hindi lang po sa amin, kundi para sa lahat po. So, yun lang po muna mga kasama. Trinante Castaga po ulit ito. Ang kasabing mag-ingat po tayo lahat. Maraming salamat po.